So SSS dapat ang ating foundation for retirement. So ang SSS kasi ang nagbibigay ng universal and equitable social protection sa lahat ng mga Pilipino. Pero sapat ba ang SSS natin for retirement? Of course, ang sagot po dyan ay hindi. Because our estimate SSS pension will only cover up to 30 to 40% of your basic expenses. Ako ang pinoproject ko nga ay, ako pag magre-retire kasi by 2038, yun yung 60 years old ako eh. Yung retirement ko, which is projected to be around 17,000 pesos per month from SSS, I think siguro mga dalawang sakong bigas na lang yun by 2038, di ba? So, yun. So, SSS is not enough, but this is crucial, as is a crucial foundation for retirement, no, of all Filipinos. So, yung sinasabi ko na 99% earning below 140,000 pesos or even the ano no, ang maximum kasi na credit yung monthly ano nga ba yan? Average monthly credit, no? Salary credit sa SSS ay I think nasa 25,000 pesos ngayon. Yung nag-earn ng 25,000 pesos and below sa Pilipinas is about 82%, no? Nasa 82%. Ang dami-dami pa rin noon, 'di ba? Pero ito ay crucial, no, sa atin. Kasi if it could cover 30 to 40% of our expenses, that means at least ang poproblemahin na lang natin yung 60 or 70%. Dahil ang SSS po ay yan ay may securing power din from the government, 'di ba? Kung magkukulang ang kanyang pera, gagawa ng paraan ang gobyerno para punan ito because this is social protection for all of us, okay? So dapat i-augment natin yung SSS natin with other investments. And socially responsible investments would be one of those. Okay? So ano dapat yung mga gawin natin para tumaas ang SSS natin, ano? Pay maximum contribution especially in the last 5 years before retirement to get high average monthly salary credit. Pay the most number of years. Do not miss monthly contributions and pay your SSS loans before retiring. Sa SSS loans naman, huwag nang mangutang sa SSS kung hindi naman kailangan. Bayaran yung utang sa SSS before retirement para hindi tayo mabawasan. At magbayad tayo ng sa tamang oras para maiwasan ang mga penalties. No? So paano natin susulitin ang SSS? So get pension at 60 years old. Huwag mo nang antayin na mag-65 ka. Mas masusulit mo na 60 years old yon. Live long to enjoy your pension longer. Diba? Eh, kung namatay ka naman ng 63 years old, konti na lang yung may enjoy mo, di ba? Kaya you have to also invest in your wealth and in your mind, no, well-being mo. Ayan, naku, naalala ko lang, meron kaming ka-school. I think he is only mga 44 or 45 years old. Kakamatay lang niya na inatake. So, may he rest in peace, ano, and find the light, ayan, okay? And yun, kaya health is wealth. So, take care of yourself, physical, mental, and spiritual. And kapag tayo ay employee, yung SSS po na binabayad natin, mga nasa 60 to 70% niyan ay binabayaran ng employer. So yung mas maliit na portion yung binabayaran natin. Kaya sulit talaga yan kapag tayo ay empleyado. So ang SSS, magandang pundasyon para sa retirement. Ito ay ang tulungan system natin para maayos ang retirement ng bawat Pilipino. Kasi di ba lagi ko ang sinagsabi, ang pagyaman na pag-aaralan at na pagtutulungan. Ito yung tulungan portion doon, no? Kulang, kaya dapat dagdagan ng socially responsible investments ang SSS. Okay? Pusuhan at i-like ang ating video at i-share nyo na rin para dumami ang makinabang. Ask nyo na din ang friends nyo to subscribe to our YouTube channel and follow us on Facebook. SEDPI is an accredited collection agent of SSS and Pag-IBIG. Para mag-remit ng inyong contributions, just type SSS or Pag-IBIG in Vince Rapisura Facebook Messenger and follow instructions. Hulog na para may maayos na foundation for savings and retirement. You can be a guest on Usapang Pera. Just click on the StreamYard link in the comment section and allow StreamYard to access your mic and camera. Best to open the link using Google Chrome. Enter your nickname under display name and then click Enter Studio. Ask me your Usapang Pera questions live, kaya itodo ang ngiti at humandang makipagchikahan.